isa po sa natututunan natin sa buhay habang tayo ay tumatanda, habang tayo ay lumalaki, nakikita natin na ang daming mga bagay na nakaka-impluwensya sa atin. Sitwasyon, karanasan, pangyayari, mga tao na dumadating at umaalis ng ating buhay. So lahat pong itong mga bagay na ito ay nagkakaroon ng impluwensya sa atin. Nagkakaroon ito ng impact sa ating buhay. Kaya nga po, masasabi natin na yung tao ay patuloy na nadidiskobre niya sa kanyang sarili yung mga bagay na dati naman ay hindi niya napapansin. Maliban siguro sa yung tao ay nagiging reflective, no? O nagiging mapagnilay, pero dahil din nakikita niya na yung mga karanasan, yung mga taong dumadating sa buhay niya ay nagkakaroon ng impluwensya sa kanya. Whether we like it or not, consciously or unconsciously. Ang tanong lamang pong dito ay, alin po ba, no? Dahil po tayo binayayaan ng Diyos ng kakayahan na magdesisyon, dahil po tayo binayayaan ng Diyos na magkakayahan na pumili, no? Alin po sa mga karanasan, sa mga pangyayari sa ating buhay, ang ating dinadala? Alin po ba sa mga ito ang nakakatulong sa aking paglago bilang tao, pero lalo't higit ay bilang Kristiyano? Sapagkat nasa atin po ang pagpapasya. No? Kung ikaw ay nasaktan, paano ka magre-respond dun sa pain? No? Kung ikaw ay nasaktan ng isang tao, mananatili ka na lang ba dun sa sakit at magmumukmok at para bang galit ka na sa mundo, or kukuhain mo ang pagkakataon na ito para sabihin o para sabihin sa sarili mo na mas malawak pala ang kakayahan ng aking puso, no, na magmahal kesa magalit. Kaya nga po may mga tao siguro na namimit tayo na kumbaga parang sabi nga natin, ano bang nangyari sa kanya? Kasi parang hanggang ngayon, anong edad na niya, parang galit pa rin sa mundo. No? Parang palaging pinagsakluba ng langit at lupa. No? Parang wala nang nakita kundi ang kasamaan. No? Pero mayroon namang mga tao sa mundo na kahit na nahirapan, no, nakaranas ng iba't ibang sakit at sakit, no, napakaganda ng kanilang pananaw sa buhay. Ito po ay dahil mas pinili nila na makita ang ganda ng buhay. Ito po ang sekreto ng isang taong gustong maging masaya. O yung tinatawag po natin na we should grow old gracefully. Na nakikita natin, mas nakikita dapat natin yung ganda ng buhay. At nasa atin po yun kung pipiliin ba natin na maging mabuti at maging masaya or pipiliin natin, no, na ibaon ang ating sarili sa sakit, no, sa mga issue sa buhay. No? Ito po yung sinasabi ng Ebanghelyo. No? Ano ba yung nakakatulong sa akin? No? Sinisimbolo ng mga isda na nahuhuli, di ba, sa pag naman ikaw ay nagtapo ng lambat, hindi ka naman sigurado kung ano yung mga makukuha mong isda. No? Lumaki po ako sa Quezon at yung pong lugar na nilakihan ko, isa po itong isla. No? At ang pangunahin pong pinagkukunan ng mga hanap buhay ng mga taong nandun ay ang pangingisda. No? At pag po itinapo nila yung lambat, no, hindi naman sila sigurado kung ano yung mga makukuha nilang isda. No? Siyempre, yung mga magaganda, kukunin nila ito at ito yung kanilang mga ibebenta. Yung mga hindi magaganda, itatapon nila. So at ito po yung, ganito po yung ating buhay. No? Ano yung nakakatulong sa akin? No? Maski po sa ating buhay espiritual, hindi ko po alam, kontento na po kayo na nagsisimba? Araw-araw? O kaya sa aming mga religious,
sa kinasister, sa mga brothers, at saka sa mga pari, kontento na lang ba kami na nagdadasal? Nagdadasal ng rosaryo, nagnonobena, no? Nag-aadorasyon, ganun na lang ba ang buhay? No? Minsan po, nagkaroon ako ng parang spiritual crisis. At sabi ko dun sa spiritual director ko, sabi ko, Father, nagre-regress yata ako sa aking spiritual life. No? So sabi ni Father, nung aking spiritual director, bakit naman? No? Sabi ko kasi, Father, dati, no? Araw-araw, nagdadasal ako ng rosaryo. No? Talagang nakukumpleto ko yan. No? Nakakapagdasal ako ng rosaryo. Ngayon, parang wala na akong gana na magdasal ng rosaryo. No? Para yatang ako'y, sabi ko sa kanya, parang Father, ako'y bumabalik. No? Parang hindi ako nag-a-advance sa aking spiritual life. No? Kasi bakit ganun? Dati, no? Dati nagdadasal ako ng nobena. No? Kasi mayroon po akong isang natatanging debosyon sa Mahal na Birhen ng Del Carmen, no? Na itinuro pa sa akin ng aking lola, pero sabi ko, bakit parang hindi ko na siya madasal? No? Nagre-regress po siguro ako. And to my surprise, alam niyo kung anong sabi ng aking spiritual director? Sabi niya, kasi doon, no? Baka at this point of your journey, at this point of your spiritual life, baka sinasabi sa iyo ng Diyos, you need to go beyond devotion. Baka tapos na yung stage mo kung saan yung devotion ay nakakatulong sa iyong paglago sa buhay espiritual, at tinatawag ka ngayon ng Diyos sa isang mas mataas at mas malalim na buhay espiritual, kaya yung rosaryo at yung nobena wala nang dating sa'yo. Dahil baka dumating ka na sa punto ng iyong spiritual journey na baka mas kailangan mo nang kausapin ang Diyos tulad ng pakikipag-usap sa isang kaibigan. At yung rosaryo at nobena, bagamat gaano man ito kaganda na nagdadala sa atin sa langit at sa kabanalan, no, baka hindi na ito, no, nakakatulong sa iyong patuloy na relasyon sa Diyos. So at ito po yung sinasabi ko na ano yung bago na ating dadalahin sa buhay spiritual, no? Hindi ko po sinasabing wag na kayong magsimba, no? Kasi baka naman nako parang wala na akong gana magsimba. Hindi ko po sinasabi na ganoon, kundi pag nilayan po natin, no, nakukontento na ba tayo dun sa ating regular practice ng spiritual life na baka paulit-ulit na lang. At hindi ko na nakikita na parang yung aking spiritual life stagnant na. Pinamamahayan na ng lamok na may dengue. Kasi hindi na ako lumalago. At kung bakit po tayo ay takot sa ganitong paglago, no? Dahil alam natin na dadalhin tayo ng Diyos sa punto ng ating paglalakbay espiritual kung saan wala tayong ibang panghahawakan kundi siya. Kaya nga ayaw kong bitawan yung pagnunobena. Kaya nga ayaw kong bitawan yung pagrosaryo. No? Kasi, no? Kasi alam ko na pag sinayaan ko yung Diyos na mag-control ng aking buhay, o hindi naman mag-control, kundi manguna sa aking buhay, alam ko na dadalhin niya ako, no, sa isang buhay na katulad niya. This coming Sunday po, we will celebrate not the 18th Sunday in ordinary time, but we will celebrate the transfiguration of the Lord. At alam naman po natin that after the transfiguration of the Lord, anong nangyari kay Kristo? Jesus entered Jerusalem. At ano mayroon sa Jerusalem? His passion, his death. Nang sa gayon magkaroon siya ng resurrected life. At ito po yung ayaw natin sa ating buhay espiritual, no? Kaya nga ayaw natin na nabitawan itong mga bagay na to. Pero ito po yung itinuturo sa atin ng unang pagbasa kay Moises, no?
na kung saan nagpakita ang kadakilaan ng Diyos sa kanya. Pero si Moises, anong sinasabi niya? Lord, it's your work. No? It's not my work, it's your work. Kaya nga si Moises, no, detached siya dun sa kung ano yung karanasan niya sa Diyos. No? At sinasabi niya na, Panginoon, lahat ng ito ay ikaw, lahat ng ito ay gawa mo, no? Kaya gagawin ko kung ano yung kalooban mo. Ito po yung paanyaya sa bawat isa sa atin. Ano yung mga bagay na patuloy akong kukunin, no, para lumago? No? Sabi nga po, di ba, hindi po katuwiran na ako ay senior citizen na, o kayo pala, hindi pa ako. Mayroon pa akong halos 2 dekada bago mag-senior citizen. No? Hindi porket senior citizen na ganito na lang ang buhay ko. No? Lalago at lalago pa tayo. No? Maski nga po yung mga may sakit, no? Lumalago sila sa kabanalan kahit yung mga bedridden. Bakit? Because they offer their sufferings sa mundo, sa simbahan. Kaya patuloy pa rin silang lumalago sa buhay espiritual. Pero ang pinakamaganda pong manifestation, no? Ang pinakamagandang manifestation na ako'y lumalago sa buhay espiritual, ay tingnan natin kung papaano tayo namumunga. Last week po, I attended the seminar of the directors of vocation in the Philippines. And there is one comment of one of the vocation directors, kasi nga, sabi nga namin, mayroong crisis sa vocation. Kasi po, pag tinotal ninyo ang number of Catholics sa Philippines, no, at yung number ng religious and diocesan priests, one priest is equivalent to 7,800 plus Catholics. Ganun karami ang Katoliko na katumbas ng isang pare. Eh, subukan ninyong lahat yung mga 7,000, kahit yung mga 5,000 na lang, mangumpisal sa isang pare. O pagkatapos niyan, patay ang pare. Diretso magkikita sila ni St. Peter o kaya sa Loyola na siya dadalhin. No? Pero it's very interesting, sabi ng isang vocation director, maybe the reason, no, the reason very few are attracted to our way of life, it's because we are no longer growing in our spiritual life. Na para bang nakikita ng mga tao na boring naman yung mga buhay niya, mga pari at religious na yan, no? Kasi mabakit, no? Kaya nga sabi ng isang pari, siguraduhin ninyo, sabihin nyo sa superior, dapat yung vocation director palagi nakangiti. No? Kasi vocation director o kaya vocation directress palagi naman nakasimangot. Ay, saan ka makakakuha niya ng bukasyon mo? No? Na pag sinabi, good morning, Father. Good morning. No? So sabi niya, baka we are no longer reflecting, no, Jesus in our life. We are not growing in our spiritual life, in our religious life. So ipanalangin po natin, no, na sana, no, makita natin yung mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Diyos araw-araw para tayo ay lumago. Sometimes God allows suffering to happen. Dahil baka ito yung magdadala sa atin sa paglago sa buhay spiritual. Sana po ipagdasal natin that we have that sensitivity, that docility, no? Dun sa paggalaw ng Diyos sa ating buhay, kung saan araw-araw, no, ay patuloy nating hangarin na lumago sa ating pagmamahal sa Diyos at sa ating pagsaksi sa Ebanghelyo. Amen.